Hello, hello guys! Welcome back to my channel. So, nandito tayo for another reaction video. At syempre, ang re-reactionan ko guys, ang live ni Kalingap Edo kahapon ng bandang alas 4. At syempre, bago ako mag-reaction, please support and subscribe Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Kalingap Rob, at syempre, si Kalingap Edo. At syempre, shoutout kay Ma'am Marie Pineda, Kuya Potpot Vlogs. At sa lahat ng Team Trolala, Ma'am Marilyn TV, shoutout po. Sa lahat always, sa live ko, uploads, ayan, kahit sino naman po kayo, shoutout po. So, play na natin to guys. Mag-on na. Opo, mag-on na kayo guys. Dami ko nang ginawa. Wala pong effect. So, narinig nyo guys, yung about sa move on na. Kasi kahit ano daw ginawa ni Kalingap Edo, walang epekto. Kumbaga kahit, kumbaga ginagawa na lahat ni Kalingap Edo, kay baby niya, dun sa girl, ayan, pero wala pa rin epekto sa babae. Kumbaga parang walang pake. Siguro sabi, kahit anong gawin mo dyan, hindi ko yung papansinin, parang ganun. Ganun siguro, kaya kahit anong gawin ni Kalingap Edo, walang epekto sa kanya. Wala malang fun. Spark siguro ganun. Kailangan ko nang maranggapin. Gandang gabi po, shout out watching from Batangas. Kailangan na daw nang tanggapin. Mahirap naman kasi yung pinagpipilitan mo na yung self mo tapos hindi ka naman na nga pinapansin Kalingap Edo. Huwag mo nang ipagpatuloy yan. Kasi sa huli, ikaw lang din ang masasaktan, di ba? Mas mabuti na yung sarili mo naman yung pagtuunan mo ng pansin or mahalin. Ayan, supplin natin. Respect kay David para kay Joy na yun. Opo, siya nga. Tama siya. Respeto natin ang Joy Beat, guys. Huwag natin galawin yan. Untouchable. Untouchable talaga si Joy and David. Kasi talagang ano, parang alam nyo na. Ayan, supply pa natin to. Ayan o. Ayan guys. Thanks, nabasa mo comment ko. Ingat lagi. Salamat po. Salamat po sa lahat talaga sumusuporta sa atin guys. Salamat po. Oo, andito lang kami Kalinga Pedro, supporters mo. Katanong mangyari. Ayan, di ka namin iiwanan. At yan po, ingat po kayo sa mga biyahe nyo. Yung mga umuwi po ng, ano, ng probinsya para magundas. Ingat po kayo sa biyahe. At sana po naging happy. Ano kayo, naging ano, nagkasama-sama kayo ng pamilya nyo. Nakapagbakasyon kayo kahit pa paano. Ayan, so mag-ingat daw yung mga pabalik ng Manila, yung mga uuwi. Kasi nagbakasyon. Ayan. So mag-ingat kayo lahat, sabi ni Kalingap Edo. Ingat po din mga pauwi po. Si kapatid ko makauwi na din ngayon eh. Mamayang gabi. Ingat sa mga biyahe guys. Pag hindi nagparamdam, alam niyo na po yun. Pag hindi daw nagparamdam, alam niyo na. Tama! Pag hindi na nagparamdam, wag na nating ano, hayaan na natin. Diba? Basta pag aksaya ng panahon eh, ayaw na nga magparamdam. Ayan. Huwag mo nang pag-ukulan ng pansin yan pag hindi na nagpaparamdam. Respetuhin na lang natin ang bawat panig guys. Yan na lang sa atin. Para na guys. So respetuhin na lang daw ang bawat panig. Tama. Kung ano yung sinabi ng kabila at sinabi ni Kalinga Pedro, respect each other. Diba? Wala nang pakialaman. Kung baga, yan, pakialaman mo sarili mo, pakialaman niya sarili niya. Ganun yun. Yes. Opo, basta ang importante, kalingap tayong lahat guys. Yun ang importante.
Team Kalingap. Tama. Team Kalingap lang mas maganda. Kaysa yung ano, kung ikaw talagang solid ka, suportahan mo lahat ng Kalingap. Hindi lang yung porket may love team, eh kaya nandyan ka, na nanonood, na nagsusuporta. Eh paano pag wala ng love team na gagawin si Kalingap Rob? Andyan ka pa ba? Manonood ka pa ba? Dapat hindi kayong panatiko, dapat solid ka sa Kalingap. Kasi pag sinabing Kalingap, ang ibig sabihin nun charity yun. Hindi, pag sinabing Kalingap, I love team, hindi. Ang Kalingap, pag sinabi mo, charity about sa pagtulong, yun dapat po. Ayan, di ba? Lang ang dapat di magbago. Solid Kalingap, guys. Wala na po, guys. Kahit anong chat ko, wala na pong reply, guys. Ang sakit, guys. Okay. Pagka ganyan, Kalingap, Edu, alam mo na gagawin mo. Pag hindi na nagre-reply, okay, madalang pass sa buhos ng ulan, mag-reply. Mas marami pa yung ano, di, wala talaga. Parang ano lang yan, bali wala ka lang sa kanya. Mahirap naman yung ipagpilitan mo ang sarili mo, di ba? Salamat po sa lahat. Salamat, baka umiyak dito. Naku. Ayaw ko nga. Huwag. Mahirap umiiyak sa live. Diba? Pero mas maganda naman yung ilabas mo yung ano, nararamdaman mo. Kaysa yung kinikim-kim mo. Ilabas mo. Para mabawasan. At least ngayon, mas maganda yung nasabi mo na yung totoo. Na wala nang mabigat sa dibdib. Diba? Basta focus na lang tayo sa mga tinutulungan natin at yun ang pinakamahalaga naman sa atin dito sa channel natin. Eh. Diba? At syempre, kay Kalingap Rob, full support tayo sa kanilang, sa vlog niya, sa mga beneficiaries niya, yung mga pinapatulungan niya, pinapa-scout, ay pinapapuntahan niya sa amin. Tama, mas magandang gawin mo yan. Support mo na lang ang mga sinusuportan din ng Kalingap at pagtuunan ng pansin ng iyong mga tinutulungan. Syempre, baka kasi mamaya, diba, kailangan ng tulong ni Chiang Rosa, ni Arjen or sino pa man ha, na 'di ba? Madami kasi actually ang tinutulungan ni Kalingap Edu na. Marami na siyang beneficiary, guys. So kailangan niyang pagtuunan ng pansin ng channel niya. Mag-upload siya, mag-live. O 'di ba? Para pagdating ng ano, marami siyang revenue, marami siyang pangtulong. Mga bagong scout. Yan. Sige. Elena Frubio yung shoutout. It's tama yan. Huwag na tayo lahat. Kaya anong wala. Tama po. Yan. Para po dun sa ano kasi yung iba kasi ano, nanimiss. Ano yun. Oo. Tama. Yung iba kasi pag nag-live sa Kalinga Pedro kasi ando naman talaga ako sa live niya. Maraming nagtatanong dyan. Kumusta si Letter E? Ganun sila. Tatanungin yan. Nagkita ba kayo? Ganun, ganun. Ganun yung mga tanong ng iba, guys. Kasi talagang binabasa ko dun yung comment section ng live ni Kalingap Edu. Para di na rin masyado mana. Magpara iisip. Minsan kasi sobra na eh. Pag sobra na tama na. Isipin mo naman sarili mo, no? Kawawa naman. Tama. First of all, guys, sa mga nagmamahal dyan, pag kayo hindi na kayo pinapansin, tama na. Enough na. Isipin nyo naman yung sarili nyo. Yung self mo, pagtuunan mo ng pansin. Una sa lahat, mamahalin mo muna. First mong mamahalin, sarili mo. Eh, kasi hindi ka naman mamahalin nung nililigawan mo eh. Diba? Ang unang mamahalin mo, sarili mo talaga. Kaya sabi ni Kalinga Pedro, tama na. Pagtuunan ko naman pansin ng sarili ko. Kasi nga, di ba, parang napabayaan na rin. Eh, marami pa naman siyang mga beneficiary. Hindi lang naman iisa, hindi lang dalawa. O, di ba? Supli natin. Hello po, Ma'am Maricel Cantero. Shoutout po. Yan. Ano ba? Abangan nyo po, baka bukas magsama kami ulit nila Dan, guys. At magpunta kami kala Nanay Rosa. At yan, tawag dito.
makapunta ulit namin yung mga pagkatubong Aita. Yan. Abangan daw natin ang pagdalaw ni Kalinga Pedro sa katutubong Aita at kay Chang Rosa. Siyempre, ang ibang kasama niya ngayon, si Kalinga Pdan. Ayan. So, abangan namin yan, Kalinga Pedro. Kung kailan mo yan na i-upload. Supli natin. Masayang tumulong sa kanila kasi napaka, ano nila, napaka, nakakatuwa silang tulungan. Kasi ang mabait po nila, kahit something ibigay nyo lang, na talagang appreciative silang lahat. Ano. Masarap tulungan yung ano, gusto magpatulong, guys. Kagaya nila. Kasi yung iba, ano pa, yung, may mga, ano tayo, may mga experience kami ganyan sa dati nga may tinutulungan. Kahit pag nasanay sila, bigyan ng malaki na, wala na, di na na, ano, wala nang effect kaga. Tama, mas masarap tulungan ang gustong magpatulong. O, di ba? Yun dapat. Ayan, kasi kahit konti lang man may bigay mo, marami man yan, o konti, eh masaya pa rin. Yun ang masarap tulungan. Yung talagang gustong magpatulong, hindi yung tumatanggi. Diba guys? Yan, tama yan, Kalinga Pedro. Go for the goal. Ayan. Ikaw ang crush ng Kalinga Pedro. Hindi po, lahat tayo. Mga gwapo ang K-boys eh. Yan, mga gwapo ang K-boys, mga grupo ni Rap, mga... Sila Kuya Nico, yan. Si, ano, si Dan. Sila, ano, si David. Si Ian, si Rob, yan. Lalo si Kalinga Prab, no? Oo, mga pogi naman kayong lahat. Walang, kung ang tawag dito, walang iiwan. Lahat sila may tsura at kanya-kanyang talento. Kahit sa mga Kalinga Angels nga eh. Lahat yun magaganda. O, diba? Mga heartthrob yan. Heartthrob talaga. Kasalanan, mahilig mo manggit. Ano lang tayo, guys? Focus na lang. Mas maganda yung mag-focus ka na lang sa iyong goal. Ang goal mo ay charity, so go for the goal. And, di ba, huwag pansinin ang basher kasi ang basher, titigil din yan pag hindi mo yan pinapansin. Andyan lang yan, nakasubaybay ang basher. Kahit di nanonood, or nanonood man yan, andyan pa rin yan, hindi ka iwan ng basher. Ayan. Bagkos, mas maganda, iwas, tawag dito, huwag pansinin ang basher. Kasi, wala namang magagawa yung basher na yan eh. Kung di mo yan papasinin, wala. Hindi yan ano, titigil din yan kasi di mo pinapansin. Ay, kung gusto ni Kuya Bol pumunta kay Nanay Rosa, ay nako, pwedeng-pwede. Maganda, nakakatawa talaga ito kasi kausap. Nako, maganda yan pag pumunta, sumama man si Kuya Bol kay Kalinga Pedro, no? Sa pag-scout niya kay Chang Rosa. Nakakatawa siguro yun. Magandang idea yan, Kalinga Pedro. Ba't hindi mo itry? Sama mo si Kuya Bol. Pagpunta kay Chang Rosa, o, oh, di ba? Asian Edge yan. Salamat po. Malakas ang appeal. Malakas ang appeal daw. Nagka-brace lang, malakas na agad ang appeal. Ay, grabe. May tao. Ay, grabe. Unsub na daw. Sige na po, unsub na po kayo kung gusto niyo. Ito, masasabi ko sa nagsasabi ng i-unsub daw ang Kalingap or sila Kalingap Edu, mga KRT boys. Eh, di mag-unsub kayo. Ano ba ang ano makukuha mo pag mag-unsub ka? Bakit ka mag-unsub? Dahil ba wala ng ano, love team? Dahil ba walang ka-love team si Kalingap Edu? Yun ba yung dahilan mo? So, anong ano, pinunta mo sa Kalingap? Hindi pala charity. No, panatiko lang pala ng love team. Hindi ka pala sulid na nanonood ng charity vlogs. Kasi pag sinabi mo Kalingap, charity yan. So, that means, eh, sobra yung ano mo, pagkapanatiko sa love team. Mga pampaasa. Sana alam mo ang lahat. Ayan, kasi may nag-comment dyan sa live niya. Yung isang Miss Wanderel yata. Explorer? Miss Explorer? Sabi nun, paasa daw. Sabi ni Kalinga Pedro, kung alam mo lang sana,
Hindi mo naman kasi alam ang dahilan, di ba? Then tama, tama yan, Kalinga Pedro. Hindi niya alam ang dahilan. Kahit ilang beses pa mag-comment ng paasa dyan. Ikaw ba na nagko-comment ng paasa? Alam mo ba ang tunay? Ang tunay niyang alam? Alam mo ba yung tunay na dahilan? Di ba hindi? Comment ka lang ng comment. Yung, kung ano lang yung nakikita mo sa camera, yung nakikita mo sa in front. Eh di ba yung behind the scene? Yung wala ng camera. Hindi mo na yun alam. Kaya dapat huwag magsasalita ng ganyan, mga paasa, ganun. Ayan, buti nga at nasabi na ni Kalinga Pedro ng totoo na huwag nang umasa, move on na. Kasi ano pang aasahan mo? Eh wala naman na talaga. Mahirap nang umasa kapag hindi na talaga tumutugon yung kabila. O, oh, diba? Kabilang panig. Kumbaga wala nang ano, answer. O, oh, ano nga, anuhin mo doon? Di mas maganda yung ginawa ni Kalinga Pedro na sabi niya, move on na. Diba? Wala nang kasing ano eh. Oh. Supply natin. Yan po guys. Para malino na, para susunod, wala na tayong ganyang ano, usapan, para at least ano na. Kasi nakakapaano eh. Nakakailang minsan mag-live pag puro gano'n ng ano ba. Oh. Usapan tapos wala naman talaga. Hmm. Tama. Para at least yung ano, para klaro na po sa ating live, no? Mas maganda yon, yung klaro. Para at least alam nila na wala na talaga. Kasi yung iba, umaasa talaga yan, Kalinga Pedro. Lalo pag pumunta sa live mo, yun ang tanong, kumusta kayo ni ganito? Kumusta kayo? Nakita ba kayo? Ganon. Na syempre, yung mga yan, super fanatic talaga. Na yun talaga yung inaabangan eh, yung love team. Ayan. So, hindi yung ano, yung mga charity vlogs, dapat yun talagang ipopromote dyan. Para dumami ang views at marami pang matulungan. Kasi ikaw, nag-subscribe ka ng dahil lang pala sa love team. Eh, paano pag wala ng love team? O, oh, diba? Mas maganda yung ano, solid ka talaga, legit, sa pagtulong, sa charity. Yun ang ano, yun ang pinuntahan namin dito eh. About charity. Kalingap nga yan, pag sinabing kalingap, about sa pagtulong yan. Ayan, siyempre halo na yan yung ano, paglalabtim nila, ganun, ano ng isfy sa vlogs nila para may good vibes. Paasa daw. The Explorer Shepherd, paasa ako. Kung alam nyo lang po, kung alam nyo lang. Hmm. Ayan, kung alam nyo lang daw ang dahilan, hindi nyo naman alam. Tapos ano na kayo dyan, kung baga inaakusahan yun na si Kalinga Pedro. Kung alam nyo lang ba daw? Ako nga, hindi ko din alam eh. Kaya niintindi ko yung live niya, di ba? Kaya nire-react ko. Yan, sabi niya, ikaw, Miss Explorer, kung alam nyo lang po. Ayan. Nagsasabi kasi itong si Miss Explorer na paasa daw si Kalinga Pedro. Kaya sabi ni Kalinga Pedro, kung alam nyo lang po, ang totoo. Ayan, di ba? Ano ako, full effort ako, guys. Ayan. Pero ako kahit anong effort mo, guys, kung wala akong namang ibinabalik sa'yo, tama pa ba yun, guys? Tama. Miss Explorer, tama pa ba yun? Kahit anong ibigay mo, wala nang balik. Kahit ano, wala nang emosyon. Tama pa ba yun? Hindi na yan tama. Hindi na yan tama, Kalinga Pedro. Pinapaasa ka na lang nun. Hindi si Edo ang paasa, kundi yung niligawan. Pinapaasa si Kalinga Pedro, pero wala naman pala. O kahit pa nagkikita sila, nag-hi hello, pero yung ano daw ba? Yung sinasabi ni Kalinga Pedro dun. Yung pagmamahal na inuukol niya pero wala namang balik. Yun yata ang ibig niyang sabihin dito, guys. O kahit sinasabihin niya pa na nagkita sila ng ganito, nagkumustahan. Eh paano naman yung ano, panliligaw ni Kalinga Pedro? Eh wala naman daw ano, walang kumbaga updated. Walang upgrade. Maka-steady lang. Walang ano, walang kung tawag dito. Walang ano ba, yung pagtugon. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya ayaw niya na, tumigil na siya kasi wala namang pagtugon sa kabila. Kumbaga hinahayaan lang siya. O, paano pa yan?
Di siyempre, nagsawa naman na yung tao. Asa ko. Tama pa ba yun? Hmm. Siyempre, re-respetuhin ko yung sarili ko kasi delikado yung mga beneficiary ko pag ako ay naapektuhan. Naapektuhan ako, guys. Kawawa yung mga beneficiary ko. Pwede ako mag-stop eh. Kasi, alam mo, medyo ay kakatamad na. Medyo nanghina ako ganyan. Yun. Kasi kapag sa Ed, ay nasubrahan na yung pagka-hook doon, talagang mapapabayaan niya ang kanyang mga beneficiary. Kasi doon na lang siya totoo ng pansin eh. Pupokus niya ang sarili niya doon. Eh paano naman yung mga tinutulungan niya? Anong gagawin mga yun? Sino magtutuloy? Diba? Kasi kung lagi na lang yun ang gagawin niya, yung mag-ano doon, mag-stay, mag-ano, kung ano man. Eh paano na yung mga ano? Lalo pag nalungkot siya. Diba? Mahirap yung may stress eh. Depression. Yan na tinatawag kapag ikaw hindi tinutugon yung pagmamahal mo. Sa kakaisip mo, di ba, madidepress ka. Eh, paano na lang nga yung mga tinutulungan niya? Sinong tutulong doon? O, di ba, ganun yung ibig niyang sabihin. Kaya dapat, mahalin naman na daw niya, panahon na para mahalin niya yung sarili niya. At pagtuunan naman niya ng pansin, yung sarili niya at ang kanyang beneficiary, yung kanyang pagbablogs. Yan ang kanyang ibig sabihin. Kasi parang doon, napapabayaan niya na halos ang kalahati ng buhay niya ay nakatuon na lang po doon. Pero wala namang tugon. Kaya move on na. Mahirap yung mahook ka na wala namang patutunguhan. Ayan. Yan na ako nalapat. Kawawa naman yung maapektuhan, di ba? Isipin natin yung mga nasa yung mas mga tao, yung kawawa naman. I-focus natin yung attention natin sa kaya nating matulungan, kaya nating mapagpaganda pa yung buhay. Diba? Tama, mas maganda mag-focus ka sa yung mga ginagawa, sa pagbablog, sa pag-scout, paghahanap ng matutulungan. Ayan. Yan na lang. I-focus mo na lang sa sarili mo doon para mabilis ka lang makamove on. At mabilis mo makalimutan kung ano man yung nakaraan. Ayan. Tama. Huwag na kayo, guys. Malungkot, guys. Normal lang talaga yan. Normal yan. Basta, yun na lang, guys. Ang update na ngayon. Para at least, wala na tayong Tapos na. Lipat na tayo sa jump car. Lipat na tayo sa jump car, guys. Supportado ko naman sila. Kasi ang ganda love team nila eh. Nakakatawa pa. So, sa mga fanatic ko daw dyan ng love team, lipat na kayo sa jump car. Kasi supportado naman yun ni Kalinga Pedro at good vibes naman daw po ang love team na yun. Siyempre, sabi niya. Ayan. At siyempre, huwag kalimutan. Siyempre, support nyo pa rin si Kalinga Pedro, guys. Kahit anong mangyari, andito kami, hindi kami alis. Ganado si Explorer, oh. Wala naman alam. Patawarin. Wala na po muna ang love team. Ay, Explorer. Wala ka namang alam. Tuloy-tuloy lang comment mo dyan. At actually, kapo nandun ako sa live ni Kalinga Pedro. At yun nga, tuloy-tuloy talaga yung comment ni Explorer dun. Grabe. Parang alam na alam niya yung sarili ni Kalinga Pedro. Parang alam na alam niya yung ginagawa ni Kalinga Pedro. Na parang alam niya na everyday kung saan nagpupunta si Kalinga Pedro. Ayan, ano siya, CCTV? Diba? Grabe kung maka-comment. Wala na po muna ang love team, guys. At alam tayo. Kailangan mo natin mag-ano mo. Tama. Huwag ka muna mag-love team. Focus ka muna sa goal mo. Yung goal mo na makatulong sa mga mahihirap at syempre matulungan ang iyong mga beneficiary. O, diba? Yun na lang ang pagtuunan ng pansin. Kung susuportahan niyo po si Erica, okay lang po. Susuportahan niyo po siya sa mga ginagawa niya.
Okay lang po yun, guys. Wala sa akin yun. Kung ayaw niyo sa akin, guys, okay lang po yun. Wala naman. Tama, kung gusto nila supportan si Erica, ay nasa sa kanila na yun, di ba? Wala ka na magagawa dun. At saka kung ayaw kay Kalinga Pedro daw, bahala na daw po kayo. Kayo pong magde-decision yan. Kasi hindi naman po kayo hinikayat ni Kalinga Pedro na isubscribe or panoorin siya. Kayo naman po yung pumunta mismo sa channel niya at manood, di ba? Pero kung talagang ikaw po ay solid ka po, ayan, at hindi ka naman po, ano, eh talagang, ano, iba yung, ano nila, yung nararamdaman. Solid kami kay support namin si Kalinga Pedro, ganun yun. Pero ikaw na hindi solid. Alam ko na yung nararamdaman mo yun eh. Ano ka na eh, nag-unsub ka na eh. Yung mga hindi solid dyan eh, no? Supply natin to. Ano kung pinipilit mag-support, mag-ano sa akin, manood. Hindi guys, basta sa akin guys, wala akong pinagkulang guys. At least, ano araw, ginawa ko lahat. Araw-araw ko na chat. Siguro mga halos 2 linggo walang reply na maayos. Tapos. So yun, sabi niya, ginawa na lahat ni Kalinga Pedro, halos araw-araw, nag-chat-chat. Pero ang reply lang siguro, okay, ganito lang, ganyan. O diba, nagre-reply naman daw, pero walang maayos na reply. Ganito lang ba? Okay. Diba? Makikita mo naman yan sa kachat mo eh. Pag mag-reply yan eh, ang iiksing words, letter key lang. Ibig sabihin nun, hindi ka mahalaga. Pag gano'n ang mga chat sa'yo, ganito lang. O, walang pakialam yun pag gano'n. Kaya, naano na si Kalinga Pedro, nagsawa na. Kasi nga, wala namang makuhang magandang reply mula sa kabila. Ayan, di ba? Kung pumunta man ako dun, parang wala lang. Kaya, ewan ko ba, parang hindi naman, ano, parang, ano lang, parang. Oh, ito pa, kung pumupunta daw siya doon, parang baliwala lang. Kahit siguro, kahit siguro nilalabasan siya, or, tag dito lumalabas, nakikipag-usap, pero iba naman yung, kuan, pinag-uusapan siguro nila, ganun. Hindi naman yung tungkol sa, kung ano yung sinasabi ni Kalinga Pedro. Siguro kung nari, may nagbigay lang ng, sponsor, ganun. Yun lang muna pag-usapan, tapos wala na. Goodbye na. Ay, parang wala lang. Kaya ganun ang ibig niya sabihin, guys. Ewan kung ganun ba talaga siya si Erica sa tolo. Ang pakiramdam niya sa akin. Kaya parang di ko ramdam eh. Kaya pasensya na po. Parang wala siyang ano. Yun nga. Siya yung, kumbaga siya, nagmamahal. Yung kabila, parang wala. Parang baliwala. Ganun yung ibig sabihin ni Kalinga Pedro. O, diba? Pasensya na po. Halos siguro mga 3 months na eh. 3 months ko nang ginawa yung ano, yung panliligaw na ano. Siyempre, ramdam mo naman yan, manliligaw ka dapat. Diba? Yung ano mo, yung ibibigay, yung ano mo, yung liligaw mo dapat. Magpapakita rin ng effort para sa iyo. Halos 3 months. Ah, wala pang 3 months yung sinabi. Halos 3 months na yung ginagawa. Magti-3 months pa lang siguro. Pero, parang walang tugon sa kabila. Puro emoji lang siguro, ganun. Or sa, kunyari magkita man sila eh, hindi man sila yung nag-uusap. Parang umiiwas ba? Ganun siguro yon. Kaya wala, parang baliwala lang yun. Si Kalinga Pedro, parang baliwala lang sa kabila. Kaya, nagsawa na si Edo, kaya sabi niya, ayoko na. Tama na. Tama ng pagpapahirap. Harapin ko naman yung aking ano. Yan nga, magagawa ni Kalinga Pedro yung kanyang pangarap. Kailangan naman niya munang pagtuunan ng pansin ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ayan. Kaso hindi ko ramdam guys. Kaya yun para sa akin ay ano. Masakit yun dahil syempre kung manliligo ko dapat interested din guys yung liligawan mo syempre. Tama. May tugon din dapat. Nag-hi din. Kumbaga, hello, hi, ganun sila. O, diba, example na lang yun. Yun ang ibig niyang sabihin, na may tugon, na mayroon din interest sa kanya. Yan, kumbaga, ganito ba? Hello, nakauwi ka ba ng maigi?
kumain ka na ba? Ganun din naman sana, mag-chat din, ganun ba? Hindi na lang yung lagi yung lalaki ang nagsasabi, hello, kumusta, kumain ka na ba? Tapos wala man lang reply sa kabila. Anong maisip mo dun? Diba dismayado? Dismayado ka dun. Wala man lang reply. Tapos magre-reply, ganun lang. Oh, edi ano pang ano mo dun? Wala. Parang baliwala sa'yo, ka, sa kanya. Yun yung ibig niyang sabihin, guys. Ay, sa aking position ay wala. Wala talaga akong maramdaman na interesado siya sa akin. Hmm. Lagi akong rejected sa aking pag-aaya. Hmm. Kahit paghatid, nire-reject niya. Pasensya nga po, guys. Yun pala, guys. Siguro, pwede bang ihatid kita mama yung pag-uwi? Ganun siguro sabi ni Kalinga Pedro. Tapos sabi, wag na, may magsusundo na sa akin. Tapos, labas tayo, may kasama naman tayo. Ayoko, may ginagawa ako. Ganun siguro. Example yung mga rejection na sinasabi ni Kalinga Pedro. Siyempre yung tao, pag lagi na lang ginaganon na nire-reject, araw-araw halos sa ginawa ng Diyos, ay nako, siyempre magsasawa ka. Parang si Kalingap Edu, nagsawa na, kaya tama na. Ayan, sabi niya, tama na, move on na. Ayan, di ba? Paghatid lang sa bahay nila, rejected pa ako. Oh, grabe. Parang ayaw niya ako makita. Sakit. Ayaw masakit ko na, guys. Talaga yun, masakit. Kaya, Kalingap Edu, sa ngayon pa lang, move on ka na din. Ayan. Pagtuunan mo ng pansin ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang pagpa-vlog mo, ang pagtulong mo, at syempre yung mga beneficiaries mo. Diba? Grabe naman pala. So, ina-analyze natin yung mga bawat sinasabi ni Kalinga Pedro. Yun. Kung may gusto po siyang ibang tao, wala na po sa akin yun kasi yun ang gusto niya sa buhay niya. Hindi ko na hawak ang isip niya, guys. Basta sa akin, nagbigay ako ng effort dyan. Hindi ako nagkulang. At yan, tapos lang, wala. Wala na tayong pakialam doon kung mayroon man siyang ibang gusto. At least, sabi ni Kalinga Pedro, nag-effort naman siya. Ang problema nga lang, walang tugon. So that means, may iba siyang gusto. Ganun lang yun, kasimple. Diba? Parang mathematics lang. 1 plus 1 equals 2. Supply natin. Ana, last na po ito. Di na ako mag-comment po sa mga, sa mga ganyan na. Pag may nabasa man ako, di ko na babasahin, guys. Pasensya na po. So guys, wag na kayong, pag nag-live si Kalinga Pedro, wag na po kayo mag-comment ng ibang tao sa live niya. Kasi hindi niya na po yan babasahin. Kung about po kay letter E. Ayan, di ba? Yan nga sabi ni Kalinga Pedro, para makalimutan niya ng tuluyan. Ayan. So sa mga nasasaktan, syempre, alam ko marami po. At hanggang ngayon, nag-unsub na nga daw. Yan ang sinasabi sa akin. Siguro maghihilom din po yan. Yung sugat na nararamdaman niyo ngayon, maghihilom din po. Kasi dati po, noong unang-una pa lang na wala na pong love team, talagang nag-move on na po kami noon. Talagang pinipilit na po namin hanggang ngayon ay kaya magaan na po yung pakiramdam namin kasi nag-move on na po kami. Ayan. Focus na lang ako sa mga tinutulungan ko, guys. Bro, tawa yan. Makakaharap ka rin tao. Okay lang mo. Hindi naman tayo masyado guys dito eh. No? Hindi naman ako nagpapawa dito. Para kinaklaro ko lang doon sa ibang mga viewers yung tunay na sitwasyon talaga. Dahil wala naman at least. Tama. Tama yan, Kalinga Pedro. At least klinaro mo na sa kanila at hindi na sila aasa. At makakahanap ka rin naman ng para sa'yo pagdating ng panahon. Kahit hindi pa man ngayon, pero pagdating ng panahon. O, diba? Yan, tama yan. Bigay ko na yung totoo. Diba? Para wala na. Para di na sila mag. Para hindi na umasa. Ako yan, guys. At least sinabi niya na ang totoo, guys. Para hindi na kayo umasa. Mahirap po kasi yung lagi nilang every live niya eh. Siyempre tatanungin ng viewers yan. Ano ba nangyari sa ganito, ganyan. Eh di parang
niloloko mo lang din viewers mo. Nang sinasabi mo, ganito po, kumustahan po kami. Ikit wala naman pala, di ba? Di, parang yun, nagpapaasa sa viewers. Kaya sinabi na ni Kalingap Edo, ang totoo na mag-move on na daw po. Huwag na pong umasa. Ayan. So, at least nasabi na ang katotohanan sa inyo. Nasa inyo na lang po yun kung tatanggapin nyo yun. Ako kasi tanggap ko na po. Ayan. So, full support na lang po tayo sa Kalingap. At syempre sa channel ni Kalingap Edo. Yung iba kasi hindi po matanggap ang katotohanan. Mahirap po yun. Kailangan mo pang tanggapin kung ano ang katotohanan. Kasi yun ang magpapalaya sa'yo sa kasinungalingan. Ayan. Tama ba ako? Ayan, di ba? Opo, pumunta ako kay Arjen, guys. At ano, kailangan, ano, maraming nagpapaabot sa kanya eh. Napakabait ng bata. Gustong-gusto ko talagang tulungan sila si Arjen din kasi, ano, masipag siya, mag-aaral, gusto niya talagang, ano, makatapos. Yan, tama yan. May pangarap yung bata, yung bata, yung maganda. Ayan, full support siya sa pagtulong kila Arjen kasi masipag si Arjen at saka may pangarap. Yan ang sabi ni Kalinga Pedro. At yun nga kanina ay nag-premiere siya kanina, guys. So, flipa natin to. Salamat po sa lahat. At yan po. Ayan, so nagpasalamat si Kalinga Pedro. So, hanggang dyan na lang po ang ating reaction video. At sana po ay naintindihan nyo. Kung mayroon man pong hindi ganong maintindihan, pwede nyo pong panoorin sa live or sa live po ni Kalinga Pedro sa kanyang channel. Ganito po ang kanyang suot, red na guess. Ayan, latest live. At syempre kung bago ka pa lang sa akin channel, click the subscribe button at ang tiny bell. At syempre support and subscribe Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab Ated na at si Kalinga Pedro. At kung nalam at kung nasaktan ka sa katotohanan, yan, maghihilom din yan. At least nalaman mo ang katotohanan. At hindi kayong nahuhuk sa maling ano, di ba? So, bye guys. To God be all the glory. God bless everyone. Love you all.